Simplifying rational algebraic expressions. Example number 1, 2ab raised to 4, c raised to 19 over 12a raised to 5, b squared, c raised to 0 equals. Ang una mo munang gagawin, isimplify mo muna yung ating number 2 over 12, that is 1 over 6. Again, 2 over 12 is equivalent to 1 over 6. Naglagay ka ng quotient line. Sunod, yung a, tsaka yung a raised to 5 sa baba ay 4 pa yung matitira sa baba. Kaya a raised to 4. Sabi naman, b squared pa yung matitira sa taas. Quotient rule, sinubtract lang exponents. C, ang c raised to 0 ay equivalent to 1. Then, what will happen? Copy c raised to 19 sa ating numerator. Then, tanggalin na natin yung 1. Simplify natin. Okay, what will happen? What is next? B squared, C raised to 19, all over 6A raised to 4. Again, take note, ang C raised to 0 kanina ay equivalent to 1. Okay, next example number 2, 4x raised to 11, y raised to 5, z raised to 6, 12x raised to 5, y squared, z raised to 9. Sinimplify muna natin ang 4 over 12, that is 1/3. Ang x raised to 11, x raised to 5 ay x raised to 6. Y cube. Okay, dahil nag-subtract tayo. Z raised to 3 sa baba, kasi mataas yung nasa baba. Kung alin yung mataas, dun mo ititira yung natitira. X raised to 6, y raised to y cube, tinanggal na yung 1, 3z cube. Okay, ito na yung ating final answer. Okay, example number 3. Ang gagawin naman natin sa example number 3 ay kuhanin muna natin ang factors. Marami na akong video tutorial ng factoring trinomials. Ayan. Ang factors ng x squared plus 5x plus 6 ay x plus 2 and x plus 3. At ang factors naman ng x squared plus 6x plus 8 ay x plus 2 times x plus 4. Ayan. Makakancel yung x plus 2. Ang matitira natin ay x plus 3 over x plus 4. Hindi na natin pwedeng isimplify yan kasi binomial yan. Okay, next. Example number 4. Ayan, factoring uli. Meron ulit tayong trinomial. Ang factors niya ay x minus 9 at saka x plus 5. Ang factors naman ng baba, difference of 2 squares yan, x, yan, minus 5, the quantity of x plus 5. Ayan. Ang x squared minus 25, as we can see, ay equivalent sa x squared minus 5 squared. Para kita natin na perfect square yung ating constant na 25. Then, equals, kita nga natin yung expanded, makakancel na yung x plus 5, matitira na lang x minus 9 over x minus 5. Ayan ang ating final answer. Next, example number 5. Ayan, medyo mahaba. Okay, mayroon tayong exponent pa sa labas. Okay, i-distribute muna natin. 2 squared, i-multiply natin yon, a raised to 10, minultiply natin ang exponent gamit ang ating power rule. 11 raised to 22, b. Yan, b raised to 22, c raised to 0 pa rin. D raised to 10. Next, ang 4 natin ay squared natin, 4 squared. A raised to 20, B raised to 4, C raised to 10, then D raised to negative 6. Yan, meron tayong negative. Then simplify natin, ang 2 squared ay 4. Ayan, 4 over 4 squared is 16. Inuna muna natin yon. A raised to 10, A raised to 20, subtract na natin, matitira sa baba kasi dun malaki, A raised to 10. B raised to 22, mas mataas sa nasa na numerator, B raised to 18. Sinubtract natin. C raised to 0 is 1, no bearing yon. C raised to 10 sa baba. D raised to 10, copy. Then aakyat yung negative para mag-positive. D raised to 6. Ganun ang ginagawa natin kapag may negative exponent.
kinukuha natin ang reciprocal. Pag nasa denominator, dinadala sa numerator. 4 raised to 16 is 1/4. Then, B raised to 18, A raised to 10, D raised to, product rule, i-add natin ang exponent, D raised to 16. Then, sa baba, C raised to 10, tatanggalin na natin ang 1. Final answer natin, ayan, that is equivalent to, quotient natin, B raised to 18, D raised to 16, over 4, A raised to 10, C raised to 10. Ito na ang ating final answer.